ibinunyag sa Senado ni Customs Broker Mark Taguba na umabot daw sa 62 milyong pisong suhol ang kanyang ibinigay sa ilang opisyal ng Bureau of Customs kapalit ng pagpapabilis ng proseso sa kanilang mga kargamento na ipinasok sa bansa. Pero bago dumalo sa pagdinig ng Senado kanina, naghain muna ng kontra sa laysay si Taguba at iba pang sinampahan ng reklamo kaugnay naman ng shabu shipment na nakalusot sa BOC. Makibalita tayo kay Marisol Abdurrahman. Pumunta kanina sa Department of Justice ang customs broker si Mark Taguba II para maghain ng kanyang counter affidavit. Para yan sa inihayang reklamo ng National Bureau of Investigation, kaugnay ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs. Naghain na rin ang kontra sa laysay ang customs broker na si TJ Marceliana at ang negosyanteng si Richard Tan O. Chen. Si Manili naman na unang pinawave ng investigating panel ang karapatan na maghain ng counter affidavit, nakapag-file na ng motion for reconsideration kasama ang kanyang affidavit kanina at tinanggap na ito ng panel. Ang caretaker naman ng warehouse kung saan nakita ang shabu na si Fidel Anoche. Wala pa rin abogado sa pagdinig kanina pero pinayagan na ng investigating panel na ihabol na lang ang kanyang counter affidavit. Pinayagan na rin ang panel na imbes sa DOJ, manumpa na lang siya ng counter affidavit sa harap ng piskal ng Valenzuela City kung saan siya nakakulong. Patapos na sana ang preliminary investigation para sa mga reklamong inihain ng NBI. Pero Philippine Drug Enforcement Agency humabol pa ng bagong reklamo laban sa ilang dati at kasalukuyang tauhan ng BOC, kabilang na si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Pag-iisahin na lang daw ng DOJ ang mga reklamo. Once akin ang solidate yan, consider the back to start ulit tayo. Hindi tayo pwede magkaroon ng decision sa first case, then magpuposid tayo dito. Posible raw ipatawag ng DOJ si Faeldon para magbigay ng kanyang kontra sa laysay sa inihayang reklamo laban sa kanya. Bibigyan din ng pagkakataon ang mga respondent na palitan o dagdagan ang kanilang mga naunang isinumiting counter affidavit. Kanina rin, sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay naman sa taro system o sistema ng suhol sa loob ng BOC. Inamin ni Taguba na umabot sa 62 milyong piso ang kanyang ibinigay sa mga opisya ng ahensya. Sa loob ng Agosto hanggang sa nakaroon, ilan na ang nagastos mo sa taro pa lang? Nasa 92 million po. Ayon sa kanya, nagbabayad ang mga importer sa mga fixer para mas mapadali ang proseso at hindi ma-delay ang mga shipment. Ipinakita pa niya ang ilang palitan ng text message, tawag at bank statement sa ilang customs officials. May pagkakataon pa raw na kapag di niya nasagot ang kanilang tawag, sila mismo ang pumupunta sa kanyang opisina. Ayon naman kay Customs Commissioner Isidro La Peña, sa ilalim ng TARA system, binabayaran ang mga opisyal ng BOC ng 31,000 pesos hanggang 71,000 pesos sa bawat kargamentong ipinapasok sa bansa. Nag-utos na raw ng one-strike policy ang bagong Customs Commissioner para matigil na ang TARA system. Marisol Abdurrahman, GMA News.